Hello guys, another video naman. And today ay gagawa tayo ng chocolate syrup sa ating milkshake or milk tea na pan-design. Ito nga pala ang aking prefer. 1 cup of water, 3/4 cup of sugar, 1 half cup of cocoa, at 1/4 cup of condensed milk. So, lagyan na natin ito sa ating kaserola na ating paglulutuan. As usual, lagyan natin lahat ng sugar. Ilagay na rin natin ang cocoa at ang ating condensed milk. Yung cocoa ay nabili ko sa halagang 10 piso lang. At yung condensed milk, konti lang nilagay ko para lang hindi magastos dahil ang importante lang naman ito ay lumapot siya. At ang pinaka-importante talaga dyan, ingredients ay ang chocolate, ay ang sugar at ang chocolate. Dahil sugar at chocolate pa lang ay pwede na gawing chocolate syrup. Dahil ang purpose na naman natin dito ay pang-design sa baso para mas maganda at ay ang tingnan. Kaya ngayon aking baby, yung engine nakakaikot-ikot. Making chocolate. No, I need this. Tapos haluhaluin ay isa lang na natin ito. Kahit hindi pa siya ganang katunaw yung mga mga ingredients ay pwede na natin isa lang po dahil matutunaw din naman ito sa pagluluto. Yan, mix mo lang siya para sigurado hindi na hindi siya magbuo-buo. Mix mo lang at hintayin kumulo at ayan na nga, kulo na nga. Antayin lang natin siya hanggang sa medyo lumapot na siya. Pakuloan lang ito ng mga 2 to 3 minutes at ayan, umapaw-apaw na nga siya. Chin-chin-chin-chin-chin. Natataranta talaga ako pag nagkatagad yun eh. Pero hinaan lang dapat ang apoy para hindi siya umapaw. Eh ako kasi nagmamadali ako lagi pag naluluto. Kaya naman, gusto ko lagi matapos. Kaya gusto ko lagi malakas yung apoy. Pero, dapat dahan-dahan lang. At, para hindi umapaw yung bubbles. Pakuluan lang ng 2 to 3 minutes hanggang sa lumabot. Depende sa dami ng iyong niluluto. Sa akin kasi, hindi siya ganun kadami. Kasi hindi lang naman yun iisa ang ating flavor. So marami pa pang design lang yan sa baso. Ang pinakamabenta ko kasing shake ay mango green ham talaga. Ayan. Parang hindi nyo na rin kailangan bumili sa labas na mga ang isa kasing kilo ng chocolate syrup, ubi syrup, mga karamin syrup, mga ganyan ay nasa 255. So kung ikaw lang ang gagawa ay mas makakamura ka. Bumili ka lang ng isang kilong asukal at saka cocoa ay pwede na isang can na gatas ganyan ay marami ka na magagawa. Sa akin kasi dahil for the vlog lang naman ang gagawin ko ay kalahati lang ng 1/4 na asukal, 1 cup lang na asukal. Ito na nga medyo malapot siya, hindi mo kailangan nga siya gawing sobrang lapot dahil makatumigas naman. May tama-tama lang, sinalin ko na nga siya sa pote at ayan ang naging resulta. Yan, kailangan ganyan ang pagkakagawa. At ngayon gagawa tayo ng milkshake kung para saan natin ito ginagamit. Nilalagay natin ito sa baso na may milkshake para mas bonggatigyan ang ating milkshake. Gaya ng mga iba ko pang nagawa ay ganun din ang gagawin natin. At abangan nyo guys ang aking upload ng milkshake video at nagawa ako kung paano gumawa ng milkshake, kung ano ang sukat din yan. Abangan nyo yun, ipopost ko rin yun. Sa ngayon, gagawa muna tayo ng chocolate milkshake for the chocolate syrup. Ayan nga, ayawa tayo. Ang aking ginawa ay 22 ounce. Ayan, sinyas-sinyas pa ako. Nilagyan ko na ng 4 cups at ayan nga, yun ang aking pakalan. At nandun natin yan sa aking video na milkshake, kung paano gumawa ng milkshake at ang costing niya and the sukat-sukat Everloo. At ayan nga, lagyan natin siya na lang water. Guys, pwede na kayong magtinda ng milkshake at mabenta to ngayong magsa-summer na. Diba? Dagdag kita din.
At syempre, may ikot na natin ang ating blender. Ayan. Yung aking blender nga pala ay malapit na siyang bumigay. Pero matagal na rin siya guys. Mga 2 years na siya sa akin. At dati, ang binibili kong blender ay yung sa Shopee lang yung T800. Ay mas mabilis siya masira. Ngayon ilalagay na natin yung ating chocolate syrup. Ganyan, ilalagay lang natin sa sign. Just like what I did before. The caramel and the ubi. Like that. And then, ilalagay na natin agad ang ating shake para hindi maangas agad yung chocolate pababa. Kasi minsan, bumababa dahil madulas ang maso. Ayan, ayan. Lamihan pa natin ang bongga para mas bonggang-bongga. Ayan nga, ilalagay na natin ang ating chocolate shake para hindi siya magnas agad pababa ang ating chocolate syrup. Ayan, deserve ko nga rin pala yung chocolate shake. Eh, lalo pag nakita nilang ganyan yung chura, wow, na-amaze sila guys. Nakakatuwa na pag may bumili ng shake mo ay na-amaze sila. Tapos, pag natikman nila din, ay, sobrang sarap. O, diba, ang lucky. Ang laki ng ginawa ko. Ayan. Yan ang ating chocolate shake na my chocolate syrup. At ayun na. Thank you guys for watching. Bye. Please like and subscribe.